ng special features niya, meron na siyang smart motor generator. Okay? So, ibig sabihin, para mas madali nyo maintindihan, yung kapag in-start ko siya, hindi na siya ganun kainin. Meron siyang built-in hazard. So, mga katagumpay, welcome back to my channel. At nakikita nyo, nandito tayo ngayon sa Yamaha Pulo, Kabuyao, para i-check itong Graybiz. Dahil maraming naghahanap sa channel ko nito, mga katagumpay. At ito yung pagkakataon para makita natin ng malapitan kung ano yung itsura niya. Maswerte tayo, mga katagumpay, dahil may bagong dumating ngayon na ibang kulay, which is matte red. Okay? Na-check natin, mga katagumpay, yung basic specification niya, first impression, at have a quick review, at sasakyan natin siya kung pwedeng-pwede ba siya sa height natin, at malalaman niyo, mga katagumpay, kung magkano yung price niya. Alright? So, B-roll muna tayo, mga katagumpay. Check niyo muna yung basic specification para malaman niya. Peace! So, bago tayo magsimula, mga katagumpay, shoutout muna natin yung mga nagpapa-shoutout lagi sa atin. So, pasensya na kayo, mga katagumpay, kasi hindi ko masya-shoutout lahat. Okay, pinili ko lang, mga katagumpay, yung mga nakita ko kanina. Okay? So, shoutout kay Jaycon Motovlog, kay Jason Gonito, shoutout tol. Mark Anthony Tagud, shoutout sa'yo. Motivate PH, shoutout, support, subscribe yan. Jay Lu, shoutout sa'yo. Xteel Motovlog, I'm sure vlogger din to, motovlog din to. I-subscribe nyo siya, mga katagumpay. Shoutout sa'yo, tol. Wala namang tatampo. Easy Travel TV, shoutout. Ayan, subscribe nyo rin. Tropa ni Motodek, Motodek. At saka si Motodek, shoutout din, tol. Kamusta kayo ni Red Sweet? John Mark Pasio. Alright, so tara. Proceed na tayo. Hello guys, this is the Yamaha Mio Graybiz with air-cooled 4-stroke SOHC 2-valve engine type. Single cylinder. It has 125 cm displacement with 52.4 over 57.9 mm bore stroke. It also has 9.5 compression ratio with 4.2 liter fuel tank storage. It has also 7.0 to 9.5 PS, 8,000 rev per minute. It is also FI fuel system. V-bolt automatic transmission type. Meron din tong special features, mga katagumpay, at isa na dito ang smart front refuel or yung nasa ilalim na ng panel gauge ang inyong gas tank para sa inyong comfortability. Meron din tong electric power socket, mga tol, at ito ay isa sa pinakamagandang advanced features nito, lalong-lalo na sa mga naglo-long ride na pwede kayong mag-charge ng inyong mga cellphone. Ito ay digital meter panel na, isa sa advanced features ng isang motor. Meron din itong 25 liter compartment kung saan pwede nyong ilagay ang inyong mga gamit kapag kayo ay nasa long ride. Ito pa ang isa sa pinagmamalaki ni Yamaha Mio Graybiz, mga tol. Meron siyang electric and kick starter starting system na wala ang mga ibang high-end unit ngayon. Kaya naman sobrang sulit nitong Yamaha Mio Graybiz. So yan, nakita nyo na yung basic specification niya. I-try natin, i-review natin naman yung first impression niya, mga katagumpay. Try natin hiramin yung susi kay ate kung pwede. Okay, para mas malinaw sa inyo at makita natin yung iba pang detalye at ipinagmamalaki ni Graybiz. Alright, check natin. Try natin hiramin. Te? Pwede bang mahiram yung susi ng Graybiz? Okay lang. Piniyagan tayo dyan eh. Check natin, buti nahiram natin yung susi, mga katagumpay. Check natin yung panel gauge niya. Kung anong may pagmamalaki natin ni Graybiz sa atin. Sir, thank you sir. Nahiram na natin, mga katagumpay. So check na natin, mga tol. So basic lang din naman yung kanyang key system, mga katagumpay. Check muna natin itong panel gauge niya. Okay, buksan natin, mga tol. Ito yung basic. Check na siguro mga 4
6.5 itong inch itong panel gauge niya. As you can see, mga katagumpay, kung makikita nyo, nandito yung kilometer per hour niya. Okay, nandito yung odo. Tapos yung fuel meter nyo, nandito rin, mga katagumpay. Okay, so ayan. Tapos nandito, mga katagumpay, yung kanyang signal light. Okay, yung horn, nandito. Hindi natin pwedeng itry kasi nandito tayo sa loob. Nakakaya sa mga customer. Okay, so nandito naman yung bright tsaka dim lights nya. Okay, eto mga katagumpay, kung makikita nyo, ayan, mamaya check natin. Tapos dito naman, mga katagumpay, ang isang pinagmamalaki nito, mga katagumpay, kung mapansin nyo, si NMAX natin, si Vaccine, wala siyang built-in hazard. So ito si Gravis, special features nya, mga katagumpay, meron siyang built-in hazard dito. Ayan, makikita nyo ito, built-in hazard nya. Okay, makikita nyo na nag si signal light siya dito. Check natin. Ayan, ayan siya, oh. Ayan, built-in hazard. Okay, makikita nyo. Alright, so patayin muna natin. Off natin. So dito naman, makikita nyo, mga katagumpay, after nitong logo na to, makikita kayo ditong button, which is ito yung option nyo para makita yung bawat trip nyo. Okay, ayan yung mga trip nyo. Ayan, makikita nyo yung battery, isang special features, mga katagumpay. Makikita nyo yung battery meter nyo dito, mga katagumpay. So yung iba, yung ibang motor natin, mga katagumpay, tulad ng NMAX natin, i-compare na natin siya kay NMAX, mga katagumpay, ha? Wala tayong voltmeter. Okay, so ibig sabihin, kapag nasa road tayo, hindi natin alam kung ilan na lang yung natitira ng energy ng battery natin. Okay, so dito, pindutin nyo lang itong button na ito, mga katagumpay, makikita nyo na yung battery meter nyo dito. Okay, so ang isa pa palang special features ni Gravis, mga katagumpay, meron siya kickstart. Okay, unlike kay NMAX, kapag nawala na ng battery yung ginagamit natin, wala na. Okay, pwedeng makitap na lang tayo, sabi ng mga ibang katagumpay natin. Ang ginagawa nila, kapag may kasama silang isang NMAX, makikitap sila para makapag-start yung NMAX nila. Alright? So, dito naman, isang advantage niya, meron siyang kickstart. Okay, good yun, good. Okay, so check naman natin, mga katagumpay, itong fuel tank niya. Isang special features niya, mga katagumpay, nandito na yung fuel tank niya. Okay? Di ba yung sa atin nandito? Alright, sa part na ganito. Yung kanya nandito na sa parting left side niya, mga katagumpay. Buksan natin, ha? Okay, buksan natin. As you can see, i-open lang natin dito. Hindi siya on, ha? Hindi pa on. Pa-open lang. Click nyo lang yung fuel. Ayan, bubukas na siya dito. Ulit. Okay. Click nyo lang itong fuel. Bubukas na siya. Ayan. Okay. Sa mga magtatanong dyan, may magtatanong na naman sa atin. 4.2. Okay, yung liters nung gas tank natin dito. Tapos, check din natin, mga katagumpay, yung seat niya. Okay, check natin itong seat, kung gano'ng kalaki. Sa seat niya, check natin. Ayan. Okay, makikita niya. Ayan. Dito naman, sa part na to, mga katagumpay, ang isang napansin ko, very spacious na dito. Malaki yung compartment niya dito. Nasa 25 liters. Kasya ang isang full-face helmet na LS2. Siguro yung mga medium lang. Pero usually, ang tingin ko dito, ang isang kasya lang dito, yung half-face helmet. Okay? Pakita ko sa inyo. Ayan. Nanggali natin. Sa dalawa. Okay? Yung width niya, siguro kulong-kulong ng isa. Okay yung lalim niya. Si Gravis, mga katagumpay, madagdag ko lang, ang isang special features niya, meron na siyang smart motor generator. Okay? So ibig sabihin, para mas madali nyo maintindihan, yung kapag in-start nyo siya, hindi na siya ganun kaingay. Yun yung pinakamabilis na explanation doon. So dito naman tayo sa gulong niya, mga katagumpay. Ang gulong niya ay 100/90. Okay? So ibig sabihin, mga katagumpay, makapal siya, malapad siya. Isa yun sa dahilan kung bakit yung iba ay mas pinipili gutong kalapad na gulong. So advantage na yun, mga katagumpay, sa mga banking. Okay, iwas less accidente rin kasi makapal yung kanyang gulong. Alright, so tingnan naman natin, mga katagumpay. Dito naman, sa part na to. Okay, basically, maliit lang yung kanyang pipe dito. Okay, mga siguro mga dalawang dangkal lang. Kasi nga, ayun yung pinaka-default niya. Okay,
okay na okay naman. Tapos, ang masasabi ko naman dito, advance din yung kanyang logo dito. Unlike mga katagumpay, doon sa ipinakita ko sa inyo, ayan, yung mga Mio 125, yung kanilang label dito ay sticker lang. Siya, nakalimutan ko yung tawag dito, pero advance na yung kanyang label dito na Mio Gravis. Ayan. Okay? The best. Dito naman sa headlight niya, mga katagumpay, kung mapapansin nyo, sobrang ganda niya, malapad siya, alright? Tapos dito kasi, ang isang nagustuhan ko, wala siyang masyadong design dito para pwede nyo i-customize. Yung headlight niya, mga katagumpay, deadlight na, tapos yung signal light niya ay bulb, okay? Bulb light yung mga signal light niya, kung makikita nyo. Pwede siyang i-customize ng ibang kulay, pero hindi yun advisable ngayon dahil hinuhuli na daw ng LTO. Okay? So, check naman natin, mga katagumpay, yung sa likod niya. Okay? Sa likod niya, mga katagumpay, deadlight na rin. Tapos, yung signal light niya ay bulb din. Okay? So, yun, mga katagumpay, ang masasabi ko naman sa seat niya ay okay naman, sobrang lapad. Meron siyang similarities kay NMAX na malapad yung upuan niya. Subukan natin yung upuan. Okay? Ayan. Komportable naman, mga katagumpay. Hindi natin siya matetest drive dito kasi hindi ito yung pinakamain. Review lang to, basic spec lang. Tsaka first impression natin dito kay Gravis. At sa mga magtatanong, mga katagumpay, kung advisable ba to sa mga 5'10 pataas, siguro mga 5'11 pataas, medyo alangan. Kasi kung makikita nyo, yung tuhod ko halos dikit na dito. Okay? Ayan. Tamang-tama to, mga katagumpay, doon sa mga 5'9 or 5'8 pa baba. Okay? Saktong-sakto sa inyo. Pero sa seat niya, mga katagumpay, kakasiguro ako sa inyo na high quality siya. Okay? Kasi malapad din. Makikita nyo. Unlike sa 125, medyo makipot siya. Okay? Ayan. Tapos, ang isa pang advantage ni Gravis, mga katagumpay, meron na siyang built-in outlet dito. Ayan. Bibili na lang kayo, mga katagumpay, ng adapter dito. Ayan, na sa mga naglo-long ride, okay na okay to. Advantage to, mga katagumpay, ng mga pwedeng yung mga bagong app ngayon, mga nagde-deliver, sila lalamove. Advantage to ng mga naggagano na business kasi meron silang built-in charger dito. Ayan, isang advantage niya. Uy, mga katagumpay, wala nito sa NMAX, ha? Kaya okay na okay to sa mga gustong mag-business. Ayan. Nakakatulong to sa inyo. Sa mga malalayong rides. Okay. So, yun na yung quick review natin dito kay Gravis na kulay red. Okay? Matte red. Pakita ko sa inyo, mga katagumpay, yung isang kulay niya. Ayan, makikita nyo. Matte black siya na meron na konting orange. Okay? Makikita nyo. Pogi din naman siya, mga katagumpay. Yun na nyo kung anong mas trip nyo sa dalawa. Ayun yung itsura niya. Meron siyang konting race dito na kulay orange. Pero overall, matte black siya. Ayan. Yung konting orange lang. So, yun lang, mga katagumpay. Sana nag-enjoy kayo dun sa vlog natin na quick review nito ni Gravis. Lagi kong sinasabi sa inyo, mga katagumpay, na nasa sa inyo pa rin yung panlasa nyo, kung anong mas trip nyo o yung comfortability nyo, kung saan kayo mas komportable. So, yun, lagi kong sinasabi sa inyo, mga katagumpay. Siyempre, kapag Yamaha, always rev your heart. Alright? So, yun lang, mga katagumpay. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Alright, so maraming salamat. It's your man, JTV again. Hingin mo lalim yung peace. Peace out.